You're now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Nagbabagang balita. Ito ay mula nga sa update ng balita.net.ph at ito naman ay reposted ng Manila Bulletin. Trending ngayon at pinag-uusapan ang naging litanya ni Shaina Magdayaw sa ngayon ay trending at viral at pinag-uusapan na palabas sa ABS-CBN na ang Probinsiyano. Narito ang nasabing nabanggit di umano ni Shaina Magdayaw na linya sa nasabing show. Narito nga ang nasabing trending na linya ni Shaina Magdayaw sa nasabing serye na ang Probinsiyano mula sa Manila Bulletin. Hindi nyo ba narinig yung sinabi ni Cardo kay General Borja? Huwag nating itigil ang laban na to, ipagpatuloy natin. Hindi itong panahon para panghinaan tayo ng loob. Tayo na lang ang lumalaban para sa bansang ito. Tayo na lang. Yan nga ang ilan sa mga currently trending lines of actress ni Shaina Magdayaw sa hit shows na FPJ ang Probinsiyano. Ang susunod naman na linya na pinag-usapan sa social media ay ito. Pasensya na General, pero ang tagal na nating ipinaglalaban kung anong pinaniniwalaan natin. Pero pilit tayong isinusuka ng bansang to. Pagod na akong makipaglaban. Gusto ko nalang bumalik sa pamilya ko. Sila yung pinaka-importante sa akin ngayon. Ito nga ang viral na mga binatawang linya ni Shaina Magdayaw na tila may pinatatamaan nga daw ang nasabing show. At para hindi masabing fake news ang nasabing update na ito, narito at ibahagi natin ang naging ilang reaksyon ng mga netizen hinggil sa mga binitawang litanya na ito ni Shaina Magdayaw. Say ni Elizabeth Avanzado, para sa akin lang, ayokong makarinig ng ganito at lalo nang hindi ito maganda makita at marinig ng mga kabataan. God bless Philippines. Ito naman ang naging say ng isang netizen sa naging dialog na ito ni Shaina Magdayaw. Suggestion ni Annalisa G. Mendoza, bakit ka naman kasi magpapakamatay? You can fight without dying and lots of ways to show your love and respect. Huwag maligaw ng landas at maging self-righteous at bulag-bulagan or pikit-pikitan. Ganun lang yon, kasimple. Netizen kasi ang nag-agree sa mga linya na ito ni Shaina. Sabi ni Kelo GV, indeed the Philippine is not worth dying for. Narito naman ang sagot ni RSJS kay Kelo GB. Aniya, at hindi ka rin karapat dapat na maging Filipino kung wala kang pagmamahal sa bansa mo. You are free to live. Baka isa ka pa sa mag-traidor sa minamahal naming bansa. Walang magmamahal sa Filipino kundi ang Filipino at walang tutulong sa Filipino kundi Filipino din. BBM, kaya lagi niyang sinasabi na mahalin natin ang Pilipinas. Pero ikaw, anong nangyari sa'yo? Philippine is the home for Filipinos, kaya huwag mong i-disrespect ang Pilipinas. Ang honest opinion naman ang ibinigay ng isang netizen na aniya, ang mga linyahan nga daw ng ang Probinsiyano ay talaga namang halatang panglaban sa gobyerno. Lalong-lalo na nga na daw ang nakaraang halalan. Halata naman daw na ito ay laban at isang pagpaparinig sa paparating na gobyerno at sa nakaraang gobyerno. Kaya naman, nagkaroon daw ng chance ang nasabing serye para ipagkalandakan sa mundo o sa mga Pinoy kung ano yung kanilang nais sabihin. Narito ang naging say ng nasabing netizen. Narito ang naging say ng isang netizen na si Myla Miyamoto. Aniya, ang story kasi ng ang Probinsiyano ay paglaban daw sa tiwaling pamahalaan. Siyempre, ang linyahan nila dyan, puro patama sa totoong gobyerno. Nung eleksyon nga, mga artista, puro paninira kay BBM. Hi, prangkisa! Sabi ni John Michael Asturias, ipagpatuloy nyo lang yan, may conclusion yan. Isang netizen pa rin ang nagbigay ng dapat ay magpasalamat pa rin ng ABS-CBN sa gobyerno ng Pilipinas dahil kahit papano, nakaka-ere pa rin sila. Sabi ni Alan R. Villahermosa, ang tanong ko kung bakit pa yan pinayagan na maka-ere samantalang wala naman niyang prangkisa. Ano ito, sila pa rin ay nasa puder, dapat lang yan ay tuluyan ang mawala dahil sa sangkatutak na violation. Ay naman ni Romeo Jacinto, linyahan ng mga talunan. Sabi ni John D. George, importante to. Manila Bulletin, sobrang importante. Sabi naman ni Christopher, yun na ba ang maibibigay na magandang balita? Narito pa ang naging say ng netizen na ito. Sabi ni Lloyd Zamora, hindi dapat ginoglorify ang mga gawain o idinilohiya ng mga rebelde. Dapat ipakita ng mga TV screenwriters kung paano sila matutulungan ng gobyerno o di kaya paano tulungan ng gobyerno sa pagdutas ng problema sa English insurgencies. Sabi naman ni Agent Pangandaman, iba talaga ang fiction o kwentong Wattapad kumpara sa realidad. Sabi naman ni Noy de la Cruz, hindi talaga makamove on ang mga black, mga linyahan ng taong may sariling interes, pati ba naman niyang i-connect sa gobyerno,
kathang isip. Well, obviously, alam na mga netizen kung ano ang ibig sabihin ng linyahan na ito ni Shaina Magdayaw na ngayon nga ay nagtrending. Pwedeng dahil lang to nasa isip ng mga tao, pero nakaka-alarma nga daw ang mga ganitong linyahan dahil ito ay tumatawag ng hindi magandang pag-aaklas sa gobyerno. Ang Probinsiyano ay alam naman ng lahat kung ano ang pinagsimulan at malayong-malayo ito sa realidad ng ating gobyerno. Hindi nga raw tama ang mga ganitong linyahan na kung saan ay tila rebelde pa ang talagang nasasaktan. Kung saan alam naman ng lahat kung bakit sila naging rebelde dahil na rin sa paglaban ng maling sistema ng gobyerno sa istorya ng Ang Probinsiyano na ito ay napakalayo sa gobyerno natin ngayon. Anyway, ano ang masasabi nyo sa ating artikulo na ito at hindi po ito fake news? Makikita nyo po na ito ay may kaukulang basihan. Yan po ang ating Showbiz Now Update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.